Hi guys, so for this video, we will discuss functions. So we will identify if the given is a function or not a function. But first, let us define muna kung ano yung function. So what is a function? It is a correspondence between two sets of elements such that with each element in the first set, there corresponds only one element on or in the second set. So it means, pag sinabing function, dapat meron siyang correspondence or meron siyang kapartner. It means, yung first set, dapat lagi siyang may kapartner sa second set. Kapag wala, hindi siya function. Another is, in the first set, there corresponds only one element. It should corresponds to only one element in the second set. It means, si first set, dapat, no, yung element niya ay meron lang isang partner sa second set. No, hindi pwedeng dalawa yung partner ng element sa first set. Hindi na siya function. Okay, so para mas maintindihan natin, let's look doon sa ating different types of correspondence. First is we have the many to one. So, bakit siya naging many to one? 0, 0, 1, 1. Si 2, partner niya na si 4. Si negative 2, partner niya na din si 4. So, many to 1. No? So, next natin correspondence is we have 1 to 1. Si 1 to 1 naman, ibig sabihin, bawat element sa first set ay meron talagang tag-iisang kapares sa second set. 1 is to 3, 2 is to 4, 3 is to 5, 4 is to 6. Last one is we have the 1 to many. So, 1 is to 1, pero si 9, partner niya na si 3, partner niya pa si negative 3. So, we have 1 to many. Kasi yung many na tinutukoy, si 3 and negative 3. No? Si 0 and 0. So, dito yung 9 is to 3, 9 is to negative 3 ay 1 to many. So ngayon, let us identify naman kung alin dito sa tatlong correspondence yung function at alin ang hindi. So, the first correspondence, which is many to one, is a function. And the second one is one to one. It is also a function. Yung pangatlo natin, which is one to many, it is not a function. It means, para maging function, dapat ang correspondence niya lang is either many to one or one to one. Hindi pwedeng maging one to many. So, kung yung observe natin, ibig sabihin pala, hindi pwedeng nauulit, no, si first set. Kasi dito, sa many to one, ang naulit dyan si 4. 2 is to 4, negative 2 is to 4. Ang naulit is si 4. Pero hindi naulit, no, si 2 and negative 2. Dito kasi, 9 is to 3, 9 is to negative 3. Naulit yung first set, no? Again, this is the first set, this is the second set, no? Lahat ng nandito ay elements, no? Ni first set, lahat ng nandito ay elements ni second set. So, si 9, partner niya na si 3, 9, partner niya pa si negative 3. So, it means, naulit si 9. 9 is to 3, 9 is to negative 3. Which is si 9 ay nakay first set. Kaya, hindi siya function. Okay, so let's have an example para mas maintindihan. So for example, I have this illustration number 1. In this illustration, no, 2 is to 0, 6 is to 9, 7 is to 7, 8 is to 9, 9 is to 9. So let us study, no. Pansinin natin, no. Si 6 partner niya si 9, si 8 partner niya din si 9. Si 9 partner niya din si 9. So therefore, ang nauulit ay si 9 kasi partner niya dito sa first set ay 3. So ngayon ang tanong, is it a function or not a function? So the answer is, it is a function. Bakit? Again, kung isusulat ko yan as ordered pair, no, 6, 6 and 9. Next is we have 8, partner niya din si 9. So we have 8 and 9. Another, si 9, partner niya rin si 9. 9 and 9. And let us observe, no, the first set, 6, 8, and 9. Walang naulit. So, therefore, it is a function.
Ang meron lang na ulit dyan ay si second set. 9, 9, 9. Pero again, wala tayong pakialam kay second set. Ang lagi nating dinadouble check ay si first set. Kasi kay first set ang hindi pwedeng maulit na elements. Okay? So, next is, I have here the illustration, no? 5 is to 3, 7 is to 1, 9 is to 6, 9 is to 8. So, mapapansin natin, ito yung pag-aaralan natin. 9, partner niya na si 6, si 9 ulit, partner niya na si 8. So, therefore, it is not a function. Bakit? Naulit si 9, which is na kay first set siya. Ayan, no? First set, second set. So, pag sinulat ko yan sa ordered pair, 9 and 8, no? And then, 9, partner niya din si 6. 9, partner niya din si 6. Which is naulit si 9. At siya ay na kay first set. Diba? Mga first set yan, basta nauna. So, first set, therefore, hindi siya function. Unlike nung una natin, no, ang nauulit yung second set. Dito kasi naulit na si first set, which is hindi pwede. So, not a function. Last one, 1 is to 7, 3 is to 9, 6 is to 9. So, mapapansin natin, no, na meron sa second set mga walang kapartner, no, which is si 1, si 6, and si 8. Wala silang kapares kay first set. But that is okay. Again, ang hindi lang pwedeng mawala, I mean, hindi pwedeng mawala ng partner ay si first set. Si 1, 3, and 6, lahat sila ay may partner sa second set. Si 3 and 9, 6 and 9, no? So, pag sinulat natin yan, 3 and 9, tapos 6 and 9. So, observe niyo yung first set, 3, 6, walang naulit. Ang naulit natin yung second set. Therefore, this is still a function. Ulitin ko, okay lang na walang kapartner yung ibang element sa second set. Kasi second set naman yan. Ang lagi lang nating tinitingnan at ang mahalaga ay si first set. Lahat ng first set elements natin ay may partner. 1, 3, and 6. Okay? So, this is a function. Okay, next. What if we have a given na ordered pair naman? So, for example, I have a set of ordered pairs. We have 9 and negative 8. Next is 8 and negative 9. Negative 9 and 5. 3 and 8. 7 and 8. So, ngayon, paano natin ma-identify if it is a function or not a function? So, let us look dun sa ating first set. Yun lang pinakamalaga. So, ang first, mga first set yung mga una, no, sa ordered pair or the x value or x coordinate. So, we have 9, we have 8, we have negative 9, we have 3, and we have 7. Kung mapapansin natin sa mga number, 9, 8, negative 9, 3, and 7, walang naulit, no? Ang meron lang naulit sa second set ay ano, 8 and 8. Pero again, wala tayong pakialam sa second set. Laging first set ang tinitingnan natin. So, si 9, of course, magkaiba yan kay negative 9 kasi magkaiba sila ng sign. So, different number pa rin sila. 9, 8, negative 9, 3, and 7. So, therefore, this is a function. Next naman natin is we have negative 4, negative 4, 8, 9, negative 7, and 0, negative 4, and 3, negative 9, and 0. So, let's look sa ating first set, negative 4. Dito naman, 8. Dito, negative 7, negative 4, negative 9, no? And kung mapapansin natin, may naulit sa first set, which is negative 4. Dalawa yung ating negative 4. So, therefore, this is not a function. Okay? Next is, what if binigyan naman tayo ng parang pa-table, no? Again, class, ang lagi lang nating titingnan ay si first set. Alin ang first set dito, which is the x value sa yung unang set. So, tingnan natin. Negative 4, negative 4, negative 2, negative 3, 0, negative 2, 2, negative 1. Tingnan nyo yung number. Negative 4, negative 2, 0, and 2. Walang naulit na number. So, therefore, this is a function. Again, ang lagi lang tinitingnan, lahat si first set. Okay. So, what if ang given naman natin ngayon ay graph.
paano natin ma-identify if the given graph is a function or not a function. So first, magkakaroon tayo ng tinatawag na vertical line test. When we say vertical line test, magdodrawing tayo dun sa graph ng vertical line or patayong linya. So kapag function, if the vertical line passes through at most one point on the graph, kailangan para masabing function, dapat kapag nagdraw tayo ng vertical line, isang point lang ang matatamaan niya sa graph. Kapag naman two or more point yung natamaan sa graph, therefore it is not a function. So let's have an example. So this one, no, this graph, so ito yung graph niya, no. Again, this is x and y. That is a Cartesian plane. So ang pinaka-graph natin diyan, ito nakikita niyo yung green. So that is the graph, no. So ngayon, when we say vertical line test, magdo-drawing ako diyan ng vertical line kahit saan. For example, dito. Draw ako ng vertical line. So ang tinamaan niya lang dun sa green or the graph is 1. 1 point lang, no. Dapat kahit saan ako mag-drawing. Kung magdo-drawing naman ako dito, no, isang beses rin tatamaan yung green. Dapat isang beses lang laging tatamaan, no. Therefore, this is a function. No. Next example. So makikita natin, no, kapag nag-draw tayo diyan sa next example natin ng vertical line dito, hindi lang isa yung tatamaan. Again, yung graph natin diyan yung color green, no. Hindi lang isa yung tatamaan. So for example, nag-draw ako ng vertical line. Tumama siya ng dalawang beses, 1 point, 2 point. No, this is the first point, this is the second point. So dalawang beses. Therefore, it is not a function. Dapat kagaya nung una, isa lang yung tinatamaan. Kagaya niyan. Next one, this one, kung mapapansin nyo, kapag nag-draw ako dito, no, isa lang yung tatamaan niya. Pero kapag nag-draw ako dito, dalawa na yung tatamaan niya. Kaya considered pa rin siya as not a function. Bakit? Dapat para maging function kahit saan. Eh, dito, kapag nag-drawing ako, not a function. O yan, pag nag-draw ako dyan, not a function na yan. Tapos, pag nag-draw naman ako dito, function siya kasi isa lang, eh, no? Parang maiisip natin na function siya, pero hindi naman talaga. Kasi dapat kahit saan, isa lang yung tatamaan. Pero dito, pag nag-draw ka na dito, so dalawa na yung tinamaan niya, this is not a function. Okay, so yun lang sa pag-identify ng function or not a function. So, sa next natin video is how to evaluate functions na yung ating i-discuss. So, thank you so much for watching and do not forget to share this sa mga kilala nyo rin na nangangailangan ng tutorial na ito. Thank you so much. Goodbye!